Magsitayo na po ang lahat. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ang pagbabagong anyo ni Jesus ay minsan lamang naganap, subalit nagpapatuloy ito sa mga buhay at binabago ni Jesus. Sa tuktok ng bundok, nasilip ng tatlong alagad ang nagtatagong kaluwalhatian ni Jesus, naganap namang mabubunyag sa kanyang muling pagkabuhay. Bagaman isang kisap-mata lamang ang karanasang ito, naging bukal ito ng panibagong tapang at lakas para sa mga alagad upang magpatuloy sila sa mahirap na landas ng krus ni Kristo at ng krus ng sarili nilang buhay. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa mahapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na mahapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mahapangyarihan, iniutos mong pakinggan namin ang minamahal mong anak na iyong kinalulugdan. Kami naway makapakinabang sa iyong salita upang sa pagdadalisay nito sa aming kalooban, kami ay lumigaya sa pagkakita sa iyong liwanag. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inilabas ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, "Masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba iyan? Ganyan karami ang magiging anak mo at apo." Nanalig si Abraham
at dahil dito'y kinalugdan siya ng Panginoon. Sinabi pa ng Panginoon kay Abram, ako ang kumuha sa iyo sa Ur ng Kaldeya upang ibigay sa iyo ang lupaing ito. Itinanong naman ni Abram, Panginoon, aking Diyos, paano ko malalamang ito'y magiging aking? Sinabi sa kanya, dalhan mo ako ng isang baka, isang kambing, at isang tupa. Bawat isa'y 3 taon ang gulang. Magdala ka rin ng isang kalapati at isang bato-bato. Dinala nga ni Abram ang lahat ng iyon at biniyak ang bawat isa maliban sa mga ibon. Inihani niyang magkakatapat ang pinaghating hayop. Bumaba ang mga buitre upang kanin ito, ngunit itinaboy sila ni Abram. Nang kumikiling na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abram at nagkaroon ng isang nakatatakot na pangitain. Pagkalubog ng araw at laganap na ang dilim, biglang may lumitaw na palayok na umuusok at maningas na sulo na dumaan sa pagitan ng pinatay na mga hayop. At nang araw na iyon, nakipagtipan ang Panginoon kay Abram, wika niya, nangangako ako na ibibigay sa lahi mo ang lupaing ito, mula sa hanggahan ng Ehipto hanggang sa ilog Euphrates. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos! Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan. Kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. O Diyos, ako'y dinggin sa aking pagtawag. Lingapin mo ako sa aking mahabag. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Huwag kang magagalit, huwag mo akong itatakwil. Akong katulong mo at iyong alipin. Tagapagligtas ko, huwag akong lisanin. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos, tayo'y magtiwala. Ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa kanyang kalinga. Panginooy, aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga kapatid, magkaisa kayong tumulad sa halimbawang ipinakita ko sa inyo. Kami ang gawin niyong huwaran. Masdan ninyo ang lahat ng sumusunod sa mga halimbawang ito. Tulad ng malimit kong sabihin sa inyo, at ngayon luha ang inuulit ko. Marami ang namumuhay bilang kaaway ng krus ni Kristo. Kapahamakan ang kinahihinatnan nila. Sapagkat ang dinidiyos nila ay ang hilig ng kanilang katawan. Ikinararangal nila ang mga bagay na dapat sana nilang ikahiya. At ang bagay na panglupa. Sa kabilang dako, ang langit ng tunay na bayan,
Mula rooy, hinihintay natin na may pananabik ang Panginoong Hesukristo. Ating tagapagligtas, pagkat darating ang araw na iyon, babaguhin niya ang ating katawang lupa at gagawing maluwalhati, katulad ng kanyang katawan. Sa pamamagitan ng kapangyarihang ginamit niya sa pagpapasuko sa lahat ng bagay. Kaya nga, minamahal kong kapatid, aking kagalakan at karangalan na lagi kong sinasabi at nakitang muli, magpakatatag kayo sa inyong pamumuhay na kaugnay sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang mukha. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsay-ginsay, lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot at may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad
kanino man ang kanilang nakita. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Pakibati mong katabi mo ng magandang araw. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo na ng Kwaresma. Mag-review lang po tayo ng kaunti. Kung noong isang linggo, iminulat tayo ng ating mga pagbasa sa realidad ng tukso. Dahil si Jesus mismo nakaranas na tuksohin ng Diablo. Ngunit dahil sa pagkapit ni Jesus sa Diyos Ama, gamit ang kanyang salita na pagtagumpayan niya ang lahat ng tukso. Yan po ang paksa noong isang linggo. Samantala, ngayong araw na ito, ikalawang linggo ng Kwaresma, ang tema ng ating ebanghelyo ay tungkol sa pagbabagong anyo ni Jesus. Sabihin niyo nga po, pagbabago. Ang pagbabagong anyo ni Jesus ay isang paalala sa kanyang mga alagad ng kaluwalhatiang kanyang tatamuhin. Kaluwalhatian na kanyang tatamuhin. Ibig sabihin, walang dahilan para ang kanyang mga alagad ay malungkot at matakot kahit na siya ay magpakasakit at mamatay. Dahil si Jesus ay luluwalhatiin. Si Jesus, kahit magpakasakit, kahit mamatay, siya ay luluwalhatiin. Kaya naman, sa pagbabagong anyo ni Jesus, tayo ay iniimbitahan sa tatlong bagay na pwede nating gawin ngayong Kwaresma para magpaalala sa atin sa Diyos, lalo na sa mga nakakalimot. Tatlong bagay ang pwedeng gawin para magpaalala sa atin sa Diyos, lalo na sa mga nakakalimot. Una nating pwedeng gawin is to stop. Sabihin nyo nga, stop. Sa Tagalog, tumigil. Nang makita ng tatlong alagad ni Jesus ang pagbabagong anyo niya, ang pagbabago ng kanyang mukha, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo." Gusto nilang manatili. Gusto nilang tumigil sa kinaroroonan ni Jesus. Marahil, gusto nilang makasama pa ng matagal si Jesus. Hindi man nila nauunawaan ang nangyayari, ginusto nilang manatili. Ginusto nilang tumigil. Sa dami ng nangyayari sa atin nitong mga nakalipas na taon, magandang paanyaya sa ating lahat ngayong panahon ng Kwaresma na huminto muna sandali. Huminto muna sandali at manatili kasama ni Jesus. Ngayon, nagbubukas na ang lahat. Muli na ulit gumagalaw ang ekonomiya. Lahat ng tao, abala. Kaya naman, ang paghinto
para makasama ang Diyos ay isang pagkakataon para tayo ay makapagnilay, makapagdasal, at makalapit muli sa Diyos. Naalala niyo ba, 2 taon na ang lumipas nung pinahinto tayo ng COVID. Naalala niyo ba yon? Anong ginawa natin na natili tayo sa ating mga tahanan? At yung pananatili natin, hindi ba nagdulot sa atin para mag-isip at magnilay? Doon natin nakita na hindi naman pala kailangan ng mall para mabuhay. Simple lang naman pala ang kailangan natin. Ang dami nating mga gawain na pinuno yung ating mga araw-araw o pang-araw-araw. Pero yung manatili pala, ito yung nagdala sa atin para pagnilayan, pag-isipan, at pagmuni-munihan ang mga totoong bagay na kailangan. Isang paraan para muli tayong makaramdam at mapaalalahanan ng presensya ng Diyos ay ang huminto sa mga makamundo at pansariling gawain. Pangalawa na pwede nating gawin para magpaalala sa atin sa Diyos is to look. Yung una is to stop. Yung pangalawa is to look. Nang magising ang 3 alagad, nakita nila si Jesus na nagniningning. Nakita ng mga alagad ang kadakilaan ni Jesus. Ginawa ito ni Jesus para ipakita sa kanila ang tunay niyang kasinuhan. Ang pagpapakita ni Jesus ng kanyang kaningningan at kaluwalhatian ay pagpapakilala niya ng kanyang sariling kasinuhan. Mahirap makilala ang isang tao kung hindi mo ito nakikita at kung hindi mo ito tinitignan. Kaya nga, di ba, para malaman natin ang katotohanan sa isang tao, tinitignan natin siya sa mata. Kailangan mong tignan. Ito yung paanyaya sa atin ng Kwaresma. Ang tignan si Jesus para siya ay makilala. Dahil sa pagtingin o paghanap kay Jesus, makakakita tayo ng pag-asa. Sa pagtingin o paghanap kay Jesus, makakaramdam tayo ng pag-ibig. Sa pagtingin at paghanap kay Jesus, makakakuha tayo ng kapayapaan at makakaranas tayo ng kapatawaran. Minsan o madalas, kaya hindi natin makita ang Diyos ay dahil hindi naman natin siya tinitignan. Hindi siya ang una nating hinahanap. Dahil sa dami ng ating nakikita, nalilihis tayo ng tingin sa Diyos. Dahil ang una nating tinitignan ay ang ating mga sariling pangangailangan. Kaya pagdating sa pera, ang bilis ng mata. Pagdating sa sugal, hindi inaalis ang tingin. Kapag dating sa makamundong bagay, doon nakatuon ang ating paningin. Kaya nga, para maibalik tayo sa tamang landas, tumingin kay Jesus. At pangatlo, ang dapat nating gawin para magpaalala sa atin sa Diyos is to listen.
Ano po yung una? Stop. Pangalawa? Look. Pangatlo? Listen. Habang nakahinto at nakatingin ang mga alagad ni Jesus, may tinig mula sa alapaap ang nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Malinaw po na sa Diyos Ama galing ang utos na ito, na pakinggan si Jesus. Sa bawat pagbisita natin sa simbahan at sa bawat pagsisimula natin ng panalangin, tayo madalas ang nagsasalita. Ang mga kahilingan at mga samo natin ang siyang laging pinakikinggan ng Diyos. Kaya naman, ang pagkakataong ito, ang makinig ngayong Kwaresma, ay magpapalapit muli sa atin sa Diyos. Maupo ka muna sandali. Huwag ka munang magsalita. Huwag ka munang dumaing. Subukan mong huwag magtanong. Dahil sa pakikinig sa Diyos, na ihahatid tayo sa tuwid na daan, natuturuan tayo ng kabutihan at naliliwanagan tayo sa lahat ng ating mga katanungan. Kaya minsan, hindi natatapos ang problema kasi hindi mo naman naririnig ang sagot. Puro ka lang reklamo. Kaya minsan, hindi mo alam ang dapat gawin kasi puro ka lang daing. Subukan mo munang makinig. Dahil sa pakikinig, ikaw ay matuturuan, ikaw ay maliliwanagan, at ikaw ay maihahatid sa tuwid na daan. Mga kapatid, ito po ang aral na mapupulot natin sa karanasan ni Jesus ng pagbabagong anyo. At ito rin ang imbitasyon sa atin ngayong ikalawang linggo ng Kwaresma. Tatlo. Stop, look, and listen. Ang huminto o manatili, tumingin o hanapin, at makinig o pakinggan si Jesus. Amen. Magsitayo po tayong lahat at sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulat paririto at hukom sa mga nabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ipinakita mo, Ama, ang kaluwalhatian ng iyong anak na si Jesus sa pagbabagong anyo nito. Panibaguhin mo rin ang aming buhay sa lahat ng aspeto nito. Kami dumadalangin at aming sasambitin. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para kay San Francisco na aming Santo Papa, kay Jose na aming Obispo,
mga pari, diakono, relyoso at relyosa. Gampananawa nila na may sigasig ang misyon ng awa ni Kristo sa pamamagitan ng kanilang tapat na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga pinuno ng pamahalaan, tubdin nawa nila ang panawagan ng salita ng Diyos, na patuloy pangalagaan ang kabanalan ng buhay at ipalaganap ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan para sa lahat. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa paghilom ng mundo sa pandemyang dulot ng COVID-19, bigyan mo nawa ng kagalingan ang lahat ng may sakit, kalakasan para sa lahat na naghihikahos, mga frontliners, at kaming lahat na napatuloy na nananalig sa iyong awa. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga taong nais nang tumalikot sa kanilang kasalanang pamumuhay, matanggap nawa nila ang grasya ng iyong awa't habag sa pamamagitan ng pagtanggap na sakramento ng kumpisal. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga katekumen, panindigan nawa nila ang kanilang layunin itakwil ang kasalanan upang matanggap nilang ganap ang buhay at kaligtasan dulot ni Kristo Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Para sa mga yumao, sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon, makasapit nawa sila sa buhay na pinangako mo sa kanila noon, sila'y binyagan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Sa katahimikan ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, liwanagan at gabayan mo kami. Diyos naming Ama, patuloy nawang manaig sa amin ang iyong banal na awa. Pakinggan mo ang aming mga panalangin at sa pamamagitan ng iyong banal na salita, ganap nawa kaming makapaghanda habang kami nananabik na ipagdiwang ang misteryo ng muling pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ay magdulot nawa ng kapatawaran ng aming mga kasalanan at magpabanal sa aming buong katauhan para sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Nang maipagtapat niya sa mga alagad na siya'y laang mamatay para sa lahat, sa kanila'y kanyang ipinamalas ang kanyang sariling puspos ng liwanag. Ang iyong mga utos at mga propeta ay pawang mga tagapagpatunay niya sa pagkakatalagang para sa kapwa'y magdusa upang akayin ang lahat sa pagkabuhay na maligaya. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisi-awit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan.
kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkaloba ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaloban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon,
Manatili lamang po kayo sa inyong mga pwesto o kinauupuan. Huwag na po kayong aalis o lilipat ng lugar. Ang pari at ang mga lay ministers na po ang mag-aabot sa inyo ng komunyon upang maiwasan ang inyong pagdidikit-dikit. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Tayo ay tinatawagan na pagtibayin ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid nating nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pundo ng Alay Kapwa
Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic at mga bagyo. Tinatawagan po tayo ng ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula, D.D., na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Tayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa dakilang pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak ay tumatanaw ng utang na loob sa iyo sapagkat kahit ngayon paman sa lupang ibabaw, pinapagsalo mo na kami sa kariktan ng kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.